RWB Day! Welcome to our ATC video today. At maganda po yung topic natin ngayon, Annual BIR Tax Compliance Reminders para po sa mga micro, small, and medium entrepreneurs. Bakit ito ay para lang sa mga micro, small, and medium entrepreneurs? Hayaan nyo na yung mga large entrepreneurs or large businesses, may kanya-kanya silang mga accountant or accounting department. So, hindi na nila kailangan malaman to. Sa ating mga micro, small, and medium, kailangan po dapat natin itong malaman para maiwasan po natin yung mga unnecessary troubles sa Bureau of Internal Revenue because of our non-compliance or even if nakapag-comply tayo, late naman. Okay? So, this is the Bureau of Internal Revenue kung saan tayo ay nakikipag-transact through our tax compliance by filing and payment of our different applicable tax returns among others. Kasi marami pa pong ibang compliance sa Bureau of Internal Revenue. So, isa lang yung tax filing and payment of tax returns. So, after po ng registration natin, makakakuha tayo ng certificate of registration. Dati siyang kulay dilaw, dark yellow, ngayon ay blue na siya. Maganda na po. Maganda na po itong certificate of registration ng BIR kasi meron na siyang iba't ibang deadlines. Ang problema, wala dito yung ibang annual tax compliance reminders na didiscuss natin ngayon. Okay, so, hindi kayo pwedeng mag, hindi sapat yung mag-rely lang sa certificate of registration for our tax compliance. Kasi tax returns lang ang nandito. Wala yung iba. So, bibigyan tayo ng ask for receipt na dating kulay pula, ngayon ay kulay green na. Okay? So, yun nga, isa sa mga obligations natin as taxpayer ay filing and payment of any of different applicable tax returns. Bakit ko lagi sinasabing if any kapag pagdating sa payment of tax returns? Kasi hindi naman porket nag-register ka as taxpayer sa BIR, meron ka nang babayarang buwis. Okay? Kung wala kang kinita, wala tayong babayarang income tax. Kung wala kang benta, wala tayong babayarang business tax, percentage or value-added tax. Kung exempt naman yung binenta mo, like but exempt, gulay, isda, karne, wala kang babayarang value-added tax. Ang problema sa atin, hindi natin alam. Kaya nga, nandito kami para i-inspire kayo mag-aral, empower natin yung sarili natin through education. Okay? Huwag lang tayong benta na benta ng produkto o servisyo natin. Dapat knowledgeable tayo sa BIR tax compliance. Okay? So, aalamin po natin yung deadlines ng mga annual BIR tax compliance natin ngayon for the year 2021. So, pakilabas na po yung notes nyo kasi i-discuss na lang po natin. Hindi po natin siya ilalagay sa description. So, please bring out paper, your notes, and ballpen or lapis. Okay? So, unahin na po natin si 1601C for the month of December 2021. Deadline is January 15, not 10. January 15 para po sa mga non-EFPS filers. Pero sa mga EFPS filers, may iba't iba tayong deadline dyan. So, sa mga hindi EFPS filers, the deadline for the 1601C is January 15, 2022 for the month of December 2021. Next, books of accounts. There are three kinds of books of accounts. We have manual books of accounts. This one, manual books of accounts. We have the loose leaf books of accounts and we have the computerized books of accounts. Wala pong deadline. Wala pong deadline ang manual books of accounts. Hindi po siya nire-renew taon-taon. Kaya tigilan nyo na po mag-renew ng manual books of accounts nyo na wala namang laman. Okay? Ang general rule po natin sa manual books of accounts ay i-renew lang natin siya kapag ubus na yung pahina. So, sa daming manual books of accounts ang meron tayo, kung anong books of accounts lang ang naubos, yun lang po ang i-renew natin. Example, cash receipts journal or subsidiary purchase journal, yun lang ang naubos. Yung iba, meron pang pahina. So, yun lang ang i-renew mo. Hindi mo na kailangan i-renew pa yung iba. Okay? So, hindi po nire-renew taon-taon ang manual books of accounts. Loose leaf. Ang loose leaf, hindi rin naman siya nire-renew. Pero, merong submission. Meron lang po submission annually ng loose leaf natin. So, yung loose leaf natin, yun yung nasa Microsoft Excel. Tapos, may format tayo. Tapos, doon na tayo nag-record. Tama? Tapos, kailangan lang po natin siya annually
i-bind. Okay? So, pwede siyang soft bind, katulad nito, perfect bind, or ring bind. Tapos, pinapasa po siya sa Bureau of Internal Revenue not later than 15 days after the end of the calendar year or January 15 ang deadline sa mga loose leaf natin. Sa computerized naman po, January 30 ang deadline yan or 30 days after the end of the calendar year or fiscal year. Ang ginagawa po sa computerized books of accounts, di ba yun yung ano, may software. So, encode ka lang ng data mo, in just few clicks, meron ka ng data, meron ka ng financial statements, meron ka ng reports. So, ang ginagawa po dyan ay nilalagay sa DVDR or USB, tapos sinasubmit po sa Bureau of Internal Revenue within 30 days after the end of the calendar year or January 30. So, among three kinds of the books of accounts, only the manual books of accounts has no annual reportorial requirement. Ang loose leaf, January 15. Ang computerized, January 30. Okay? Next, ang hindi mamatay-matay, ang walang kamatayang annual inventory list. So, sa mga seller of goods dyan or nag-maintain ng raw materials nila like the fast food restaurant or restaurant fast food chain, tsaka restaurant, karinderya, at yung nag-maintain ng kinoconvert yung raw materials into finished product, convenience store, may finished goods tayo, or kaya meron tayong merchandise inventory, required po tayo mag-submit ng annual inventory list. Kung wala naman po kayong inventory as of December 31, required pa rin po tayo magpasa to declare na wala talaga. So, ang ilalagay mo lang dyan, no inventory as of December 31, 2021. Okay? So, i-note mo yun dyan. Wala kang ilalagay. Okay? So, deadline for this is January 30 para sa annual inventory list natin. January 30, 2022 for the calendar year, December 31. So, inventory siya as of December 31. So, do not forget the sworn declaration na kasama sa ating annual inventory list and yung walang kamatayang DVDR. Okay? Next, yung lessor's reportorial requirements as of December 31. January 31 ang deadline sa mga lessors ng commercial establishments. Para po ito sa mga lessors ng commercial establishments, required po tayo magsubmit ng lessor reportorial requirement sa Bureau of Internal Revenue. Ito yung format niya as of December 31, 2021. Deadline is January 31 of the following year, meaning January 31, 2022. So, ang daming deadline ng January 31. So, napansin nyo. 0605, another January 31 for the annual registration fee. Okay? BIR form number 2550Q para sa quarterly percentage tax. January 25, 2022 for the fourth quarter of the year 2021. Next, 2550Q, value added tax return, quarterly. 25th day or 20, January 25, 2022. Covering the fourth quarter of 2021. And do not forget the VAT relief or SLSP na attachment sa quarterly value added tax return. 1601EQ, 1601FQ, and 1603Q, January 31, 2022. For the fourth quarter of 2021. Okay, ang daming January 31 na deadline. 1600C, another na naman, January 31. 16 Upper F, January 31 din yan. So, yung 16 Upper C po natin, para po ito sa annual information return of the income taxes withheld on the compensation. Summary lang yan ng 1601C ng isang taon. Kaya nga lang po, hindi pa po available yung bagong version ng 16 Upper C, this one, sa mga AFPS filers. Panoorin nyo po yung separate nating HC video ng submission ng 16 Upper C, 1604F and 1604E dito pa rin po sa ating YouTube channel sa mga RWB members natin ng Gold and Diamond. Para lang po sa inyo yun. Exclusive po yun para sa inyo. 1604F, hindi pa rin po available to sa EFPS. But the deadline is January 31. 1604E, new version 2018, not yet available sa EFPS. Available pa lang po ito sa mga EBIR at manual filers. Ang deadline ng 16 Upper A, March 1. Pero, hindi na po namin hinihintay yung deadline ng March 1. Sinasabay na namin itong 16 Upper A submission sa 16 Upper C.
para hindi na kami maghahabol pa ng panibagong submission, isang upuan na lang. So, submit ng 16 offer C, submit na rin kami ng 16 offer E. Wala naman kaming 16 offer F kasi wala naman kaming final withholding tax. Tsaka wala kaming withholding tax final sa certificate of registration namin. Ang meron kami withholding tax compensation tsaka withholding tax expanded. Okay? Para naman ito sa summary ng mga nabayaran nating monthly and quarterly expanded withholding tax, yung 0619A tsaka 1601AQ. Do not forget the annual alphabetical list of payees and employees para sa mga annual information returns natin. Ito mga 16 offers na to, F and E, ang tawag dyan ay annual information returns. At bawat isa ay merong annual alphabetical list of payees para sa 16 offer F tsaka E, alphabetical list of employees naman para sa 16 offer C. Ginagawa po yan para using the data entry and validation module ng Bureau of Internal Revenue, yan po. At mada-download nyo po yan sa BIR website, version 7 na. Version 7. Okay? Version 7 na po siya. And ang katunayan natin na nakapag-submit tayo ng annual alphabetical list of employees or payees, meron tayong matatanggap na email confirmation, e-submission validation report. Okay? Kailan ang deadline ng annual alphabetical list? Same deadline lang ng 16 offer C, January 31, 16 offer F, January 31, 16 offer E, March 1. Okay? 2316 para po sa mga empleyado natin. January 31 on or before January 31, 2022. Tatlong kopya po, bibigyan po natin yung bawat empleyado natin, whether exempted or not, whether they requested or not. Bibigyan po sila. Okay? And if they are qualified for substituted filing, isasubmit po natin yan sa Bureau of Internal Revenue on or before February 28, 2022 para po sa mga employees qualified for substituted filing. Okay? Dito po ilalagay yung mga pangalan nila, tapos i-attach po dito yung 2316 na pinirmahan natin as employer at ng empleyado. Okay? And do not forget the Annex C. Applicable tong Annex C na to, malamang siguro may hindi nagsasubmit yung iba nito. January 31 po ang deadline nito. Para po ito sa mga withholding agent na nagbabayad ng mga professionals na nagsasubmit ng Annex A, Annex B1, Annex B2, yung mga professionals natin. So, required po sila mag-submit niyan, January 31, Annex C. And do not forget our annual ITR for purely compensation income earner, 6,1700. Attachment po dyan ay yung mga 2316 na na-receive sa mga employers. Deadline is April 15 pa rin of the following year, April 15, 2022. 1701A para sa mga purely business owners na nag-avail ng 40% o kaya naman ng 8% income tax rate option. Deadline is, ganun pa rin, April 15, 2022. 1701 para sa mga itemized taxpayers, individual taxpayers, o yung mga taxpayers na mixed income earners, 1701, ako katulad ko, mixed income earners ako. May source ako ng compensation income at may source din ako ng professional income. So, ang tawag sa akin ay double income. Joke lang. Mixed income earners. So, ang gagamitin kong annual ITR ay 1701, which has the deadline of April 15, 2022. And 1702RT para sa mga corporation regular tax rate. Ang regular tax rates po natin ngayon ay mababa na 25% or 20% under CREATE law. Pinababa na po siya ng ating CREATE law. Starting July 1, 2020 yung effectivity niyan. Okay? So, exempted natin. Ito, company namin ay exempt under our BMBE. So, ito yung gagamitin natin sa company natin. April 15 pa rin po, 2022. Okay? April 15, 2022. 1702MX sa mga mix. And do not forget 1701Q para sa mga ano, sa mga individual taxpayers. May 15 ang first quarter sa individual taxpayer. Dati yan April 15 pero binago ng train law, naging May 15 na siya for the first quarter. And for the 1702Q, first quarter 60 days after the end of the first quarter para sa mga corporation natin. Yun naman ang deadline ng 1702Q, 60 days. 60 days after the end of the quarter. Okay? Pero para po sa mga taxpayers affected by typhoon o debt, nag-issue po yung Bureau of Internal Revenue ng Revenue Regulations Number 22 Series of 2021
kung saan in-extend yung deadlines ng filing and payment of different applicable tax returns. Basahin nyo na lang po para maging ma-inform kayo ano-ano yung mga tax returns na and tax returns and documents na na in-extend ng Bureau of Internal Revenue at ano yung bagong deadline at sino-sino yung mga taxpayers entitled to the extension. Those are the taxpayers affected by Typhoon Audit nandito po. Yung mga taxpayers under the jurisdiction of the revenue region and the RDO. Nandito po in nilagay po ng Bureau of Internal Revenue. Okay? You may request this copy on our Facebook page or you may research this on the BIR website na lang. Okay? Maraming salamat po. Tandaan natin, hindi po sapat na nakapag-comply lang tayo. Dapat nakapag-comply tayo on time. Okay? On time at complete. Kasi yung iba, magko-comply, hindi naman complete. Magko-comply naman, late or beyond the deadline. May penalties pa rin po tayo nun, okay? Iwasan na po natin yung mga unnecessary na penalty na hindi naman kasama sa operation ng ating business. Okay? Pati yung unnecessary fear na nararamdaman natin sa BIR because of our ignorance, mag-aral na po tayo. Katulad po ng ginagawa natin ngayon. Problem solved. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po yung marami kayo natutunan. Na-remind po namin kayo sa annual BIR tax compliance natin and the corresponding deadlines. Okay? If you have further questions po, inquiries or comments regarding our topic today, please send your questions on our Facebook page, Accounting Tutorial Center. My name is Mark Jordan Bumagat, your RWB teacher, na lagi po nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kits po tayo sa mga other videos natin, helpful videos natin, para matuto po kayo sa ating BIR tax compliance. Okay? Bye-bye!